nakikita nyo ngayon ay yung final plate ko sa history of architecture. Ipapaliwanag at ipapakita ko kung paano ko ba pinagplanuhan at ginawa tong plate na to. So, tara, 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 tara! Ang una kong ginawa is inintindi ko muna yung binigay na instructions ng professor namin. This is the given instruction. On your A3 sized sketchbook, draw the following: site plan of Acropolis, three important buildings of your choice, rendering shall be monochromatic, either of pencil or of pen, maximize the spaces of the paper, do not neglect the important and the defining elements of the structure. If possible, label the drawing in its location. Ganito ako magplano kapag ang medium ko is A3 paper. Ginagamit ko yung plastic na pinaglalagyan ng A3 paper. Ito yung nagsisilbi kong whiteboard, alternative whiteboard. Para A3 paper yung size, ginagamit ko yung mismong plastic na pinaglalagyan ng A3 paper. Ang ginagamit ko na marker sa pagplano sa plastic na to is whiteboard marker and permanent marker. Pwede naman kahit permanent marker kasi nabubura naman ito kapag ginamitan ng alcohol. Siyempre, hindi natin maiiwasan na baka yung marker ay bumakat dun sa papel na nasa loob ng plastic. Sinusure ko na yung papel na nasa loob is gamit na. In case na may bumakat na marker, is okay lang dun sa papel na nasa loob. Ang three structures na napili ko na makikita sa Acropolis ay Parthenon, Propylaea, at Erechtheion. Base sa instructions, kailangan monochromatic. So, ganito yung napagplanuhan ko. Ito yung positions ng mga structures. So, yun na nga. Magsimula na yung laban. Kung pusa ka, napakalikot mo. Liit-liit mo pa lang. Salamat, Rocky. Please, pumutisirain yung plate ko. Ang ginamit ko for border is yung 0.4 na unipin. Inuna ko na dito yung Acropolis City. Ano nga ba yung Acropolis? The Acropolis of Athens and its monuments are universal symbols of the classical spirit and form the greatest architectural and artistic complex bequeathed by Greek antiquity to the world. It is the upper fortified part of an ancient Greek city. What we do here is go back. Yun ha. Kapag nag-architecture kayo, huwag kayong mag-aalaga ng pusa. Hindi, joke lang. Sila yung stress reliever ko. Kapag nai-stress ako, sila yung madalas kong nilalaro. Nag-leave ako ng space para doon susulatan sa description. Sinunod ko na yung Parthenon. Ano naman ang Parthenon? The Parthenon is a former temple
on the Athenian Acropolis, Greece, dedicated to the goddess Athena, whom the people of Athens considered their patroness. What we do here is go back. Ginawa ko siyang detailed as much as I can. Sinunod ko na yung propylaea. Ano nga ba ang propylaea? Propylaea was a monumental gateway to the Acropolis of Athens. Then next, yung Erechtheion. Erechtheion is a temple of Athena, Polias in ancient Greek. What we do here is go back. Tapos may kita natin dyan yung mga caryatids. Sinunod ko na yung different Greek orders. Yung Ionic, Corinthian, at Doric. Sa parte nun, ang makikita natin na Greek order doon ay Doric order. Doric order is a first seen towards the beginning of 17th century BCE. It is the simplest and most massive. Then yung last is yung site development plan of Acropolis. What we do here is go back.
Ba, masaya? Masaya talaga mag-architecture. Masaya talaga.